Magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Sa araw na ito, atin pong pagsalusaluhan, napakinggan, pag-aralan ang salita ng Diyos mula po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 4. Sa wikang English po, ganito pong sinasabi, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Tayo po'y saglit na yumukot panalangin. Aming Diyos, aming mabuting Ama, kami nagkapasalamat at nagpupuri sa iyo sa araw na ito na kami muli ay magkakasama-samang makinig at makapanood, makapag-aral ng iyong mga salita, sapagkat ito ang iyong layunin para sa aming lahat. Kahit sa panahong ito ng pandemya ay patuloy kami na magkaroon ng pagtanggap sa mga salita po ninyo at mapag-aralan namin ito sa pamamagitan po ng ganitong uri ng kapahayagan. Ama, tulungan mo kami sa araw na itong magkaroon ng lalong higit na pagnanasang makatagpo ka namin at maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita at ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Bigyan mo kami, O Diyos, ng tunay na pagnanasang lalo naming tignan, lalo naming maranasan ang kapangyarihan ng isang tamong ito sa bawat buhay ng individual. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na ang mga salitang aming pong tatalakayin ay patuloy po naming maging isang kalakasan sa aming pong buhay sa panahong ito ng pandemya. Hinihiling namin ito na may pag-asa at may pagtitiwala at pagpapasalamat po sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, mga magulang, ito pong ating binasang mga talata ay pinamagatan po natin na victory over trials. Alam nyo, mga kapatid, sa panahon nating ito, marami nga nagsasabi na hindi lang tayo dumating sa ganitong sitwasyon na tila bagang hindi natin to sukat akalain. Ganun pa man, naniniwala tayo na ang katagumpayan o victory ay isang permanente. At naniniwala din tayo na ang trials o pagsubok ay temporary, pansamantala. Ito po ay atin laging dapat na i-connect doon po sa naging muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, kung atin pong inalala at aalalahanin ang mga pangyayaring ito, mga kapatid at mamagulang, lagi pong doon natin tignan ang katagumpayan. Kahit sa ganitong mga pagsubok na atin pong kinakaharap ngayon, ay meron po tayong nakikita na katagumpayan. At dahil po dyan, tayong mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay atin pong bigyan at ng daan palagi ang kanyang naging pagkabuhay mula sa mga patay. At ang kanya pong tinapos doon na nakita natin sa pamamagitan po ng Biblia ay yung pong kanyang sacrifice, yung pong kanyang suffering ay pansamantala. Temporary lang po yon. Once lang po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ang bagay na yon na sakripisyo para po tayo ng mga sumampalataya sa Kanya ay magkaroon po tayo ng tunay na katagumpayan kahit sa panahon ng pandemya o iba't ibang pagsubok o temptasyon sa buhay po nating ito. Kaya mga magulang, mga kapatid, patuloy natin tignan ito na isang napakalaking hamon po sa ating mga mananampalataya na ang pandemyang ito, ang COVID-19 na ating kinakaharap ay pansamantala natin itong sinasabi, bagamat naka-isang taon na tayo halos na dumaan sa ganito at ngayon ay naririto pa rin tayo sa pagharap ng pandemyang ito, ay masasabi natin ito ay pansamantala lamang. Ito ay temporary lamang. At naniniwala tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At iyon ang isang katagumpayan na masasabi natin na mananatili. Forever, ika nga po. At dahil po dyan, gusto natin tignan ang ating pong sinabing victory over trials. Ang salita ng Diyos ay mapagkukunan po natin ng isang nakapakatiyak
na mapanghahawakan, magagamit at mararanasan natin sapagkat ito ang isang napakalaking pag-asa natin at mapanghahawakan natin, mga kapatid, mga magulang, dahil sa ang salita ng Diyos ay tunay na may buhay at kapangyarihan. At dahil po dyan, gusto nating tingnan ang isang napakalaking masasabi nating sagot doon sa tanong na victory over trials. Ang sabi po, mga kapatid, ng Romans 8 verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose, ang sabi po ng Romans 8:28. Because we know that the purpose of God in the life of believers is what? Is victory. Katagumpayan po. Kung ating papansinin ngayon, ang nangyayari sa ating paligid, sa inyo, sa ating simbahan, sa buong mundo, masasabi po natin, ang pagsubok na ito ay tila bagang parang hindi natin malalagpasan. Pero ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating binasa? Tayong mga tinawag, tayong mga nagsisiibig sa Kanya, may layunin kung ang mga nangyayaring ito sa ating daigdig, sa buhay natin, ay atin pong titignan ng kawalan ng pag-asa, nagkakamali tayo doon. May layunin ng Diyos na bakit nangyayari ito. At ang sabi nga po sa atin, tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay tinawag ayon sa Kanyang layunin. At kung may pagsubok man na atin pong ngayong nararanasan, alam natin ito ay magdadala pa rin sa atin ng katagumpayan. Pansinin na lamang po natin ang buhay sa panahon nila Joshua at ni Caleb. Kung titignan po natin, nung inilabas sila sa lupain ng Ehipsyo, ang mga Israelita po sa pangungunan ni Moses in that time ay tila bagang walang pag-asang makalaya pa sila doon sa mga Ehipsyo, sa pangungunan ni Pairo. Subalit ang Diyos ay mayroong pangako, ang Diyos ay mayroong layunin na sila'y makarating sa lupaing pangako o sa lupang pangako. Hindi man nakita ni Moses ito, subalit sa pamamagitan ni Joshua na naging successor ni Moses at ni Caleb, sila'y nakarating sa wilderness, sa ilang, at marami silang kinaharap na mga pagsubok, marami silang kinaharap na mga pangyayaring hindi nila sukat akalain. At kung ating titignan sa bandang huli ng istorya, si Joshua at si Caleb lamang nakarating doon sa lupang pangako. In those situation, alam natin, may purpose, at yung purpose ni God na sila makarating, makatungtong sa promised land ay nangyari sa katauhan ni Joshua at ni Caleb. Sa ating pong buhay, sa ating panahong ito, nakikita natin kuminsan, mga kapatid, na itong mga nangyayari ito sa atin ay tila bagang wala tayong nakikitang katagumpayan dito. Pero natitiyak at tinitiyak ng salita ng Diyos na kung tayo ay mananatili at kikilalin ang mga nangyayaring ito ay nagkakalakip-lakip sa ating mga nagsisiibig sa ating Diyos, merong layuning atin po itong makikita at nakikita sapagkat tayo na tinawag ng Diyos ay kailangan magkaroon ng tunay na pagsunod sa Kanyang kalooban at pagbibigay daan sa mga salitang atin pong natatanggap mula sa Kanya. Ano ang sabi ng John 16:33? Ang sabi po ng Panginoon, I have said these things to you, that in me you may have peace. In this world you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Praise God! Napakaliwanag ng sinabi ng ating Panginoong Jesus dito.
Sa ating pong mga nakararanas at mga nararanasang mga bagay na ito, maliwanag ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na sa atin mga nawawalan ng pag-asa, ang sabi ng Panginoon, may kapayapaan mula sa Kanya. At yung kapayapaan na yon ay hindi maibibigay ng mundong ito. Tanging sa Kanya magmumula ang kapayapaan. It's true. At kung nakikita natin, sinabi niya, sa mundong ito, meron kayong tribulation, meron kayong mga pagsubok. Pero sabi niya, paalala, tandaan ninyo na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Di ba't yun po ang isang napakalaking tinitignan natin? Na sa kabila po ng mga nangyayaring ito, ay nakikita natin ang katagumpayan mula sa ating Panginoong Jesus. At iyan ang ating dapat na pagmasdan. Iyan ang dapat po natin tignan, mga kapatid. Dahilan dyan, makikita natin, makakaasa tayo na ang karanasan ngayon, kahit sa panahon nila Joshua at ni Caleb, na hindi natin maubos maisip yung kanilang mga experiences sa mga panahon na yon sa wilderness, ay masasabi nating sa nangyayari ito sa atin, mga kapatid, biyaya pa rin ng Panginoon yung ating pong nakikita at nararanasan. Kaya victory over trials ay atin po itong patuloy na tinitignan at sinisipat at nakatitiyak at makatitiyak tayo na ito ay ating mararanasan. Pangalawa po, mga kapatid, kung titignan natin, sa bahagi po ng tatanungang bakit ang katagumpayan ay makapagtatagumpay o ang katagumpay ay makapagtatagumpay sa mga pagsubok. So sinabi po ng aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 10, talatang 13, 1 Corinthians 10:13. Sabi po dito, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Sabi po ng banal na kasulatan sa atin, no? No temptation has overtaken us. Kaya naman tayo naniniwala because we understand. Dapat maintindihan natin, mauno, no temptation has overtaken us. Isipin natin 'to. Walang mga pagtukso o pagsubok na hindi natin mapapagtagumpayan. Maliwanag 'yung sinabi ni Pablo dito sa mga taga-Korinto, no? Tapat daw ang Diyos at hindi niya hahayaan na tayo tuksuin biyan, higit sa ating mga ability, sa higit sa ating kakayanan. At kung may temptation man na darating sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos pa rin na magpo-provide ng paraan para tayo makatakas doon. At maharap natin, maranasan natin ang katiyakan na pangako ito ng Diyos. Kung aalalahanin natin ngayon, napakaraming tukso na ating pong nakikita ngayon sa mga ganitong panahonan. Dahil sa maraming nawala ng hanap buhay, nagsara ang mga negosyo, nawala ng pagkakaroon ng face-to-face na pag-aaral ang marami nating mga estudyante, at marami pang iba. So ito ay mga tuksong pwedeng dumating sa buhay ng maraming Pilipino katulad po natin. At kung ating iisipin, ano ang mga tuksong nahahandian? Yung ikaw ay magnakaw dahil sa kawalan mo. Yung ikaw ay matukso na gumawa ng mga bagay na alam mong mali at hindi tama. Pero ano sabi ng Panginoon sa atin o ng salita ng Diyos na binasa natin ito? Hindi tayo papayagan ng Diyos na dumating sa ganong sitwasyon na hindi natin to ma-overcome. No? At ang ating pong tinitignan, ang Diyos ang magbibigay ng paraan na makalaya tayo dito,
Ma-overtake natin to. At iyon ay isang pangako ng Diyos para sa atin. At siya pa rin ang gagawa ng paraan para tayo ay makalaya doon. Kung ating papansinin, balikan natin si Joseph sa kanyang experiences at si David man sa kanyang karanasan. Si Joseph, alam natin ang pinagdaanan niya. Ang dami niyang mga nakaharap na tukso. No? Nung siya ay makarating sa Ehipsyo, mula sa pagkakabili ng Medyanita at siya ay naging alila o alipin ni Potiphar, at sa tahanan ni Potiphar, dumating ang isang tuksong hindi niya sukat akalain. At iyon ang isang makikita natin, mga kapatid, na sa bagay na iyon ay nakapakulong siya sa ibinigay sa kanyang bintang na hindi naman makatotohanan, na kanyang pinagsamantala ng asawa ni Potiphar. Alam natin yon sa kwento ng Biblia. At doon sa pagkakakulong niya doon, yun ang naging way, yun ang naging escape ni Joseph na makarating siya kay Pero. In short, nakita po natin yon. Nagkaroon siya ng pagkakataon. At dahil sa pangako ng Diyos na ang katagumpayan sa buhay niya, sa buhay ni Joseph, ay kanyang napagtagumpayan ang trials mula sa kanyang mga kapatid na siyang nagbenta sa kanya sa mga Medyanita, at doon sa pagiging alipin niya kay Potiphar ay naging way na siya makilong, at doon sa pagkakakulong niya siya makarating sa palasyo ni Pero. Sa madalit salita, mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng mga kapamaraanan upang ipakita sa atin at maging kay Joseph sa ating pinag-usapan ang kanyang pagiging second to the command of the Pharaoh. Let's look David. Si David, sa kanya pong pagiging bata, siya ay mayroon ng kapahayagang susunod na hari ng Israel. At sa panahon na yon, si King Saul ang nangungunap at nagahari pa rin. Dadapwat, alam na natin na meron ng kapahayagan kay King Saul na siya ay aalisin na sa pagiging hari. At alam ni David na siya ang susunod. Maraming temptasyon sa buhay ni David na pwedeng gawin niya na mawala na si King Saul at siya na ang pumalit. But tingnan natin, nakita natin yung kapamaraanan ng Diyos sa buhay ni David na sa kanyang pagiging taga-aliw nitong si King Saul ay nagkaroon siya ng maraming mga tuksong pwedeng gawin ang hindi dapat niyang gawin. At nakita natin na ito ay kanyang pinanindigan. Hindi niya inalaw o hindi niya ginawa yung tukso na dumadating sa kanyang patayin si King Saul. At nakita natin dito yung pamamaraan ng Diyos na siya ay nakalaya at siya ay naging matagumpay na hari. Of course, nakita natin sa bahagi po sa buhay nating ito, ang mga pangyayaring ito na ating pong tinitignan sa ating panahon, na masasabi nating sa kabila ng mga pagsubok na meron tayo, heto, nakikita natin sa mga tauhan ng Biblia na sila ay nagiging matagumpay sa kabila ng mga trials o pagsubok na kanilang pinagdaanan. At ito din ang ating binabalikan ngayon, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, na ang pandemyang ito, bagamat nahandiyan at ang daming tuksong pwedeng dumating sa atin lahat, lalo na sa ating mga hanay ng mga mananampalataya, ay maaaring dumadating tayo sa iba't ibang mga tuksong, tamad din na tayo at hindi na tayo makapaglingkod o wala na tayong maging panahon sa ating sa Diyos dahil sa ating pong pagkaka-lockdown, etc. Subalit, tignan natin at kilalanin natin kung sino ang nagbigay ng katagumpayan sa atin.
Ano sabi po ng Revelation chapter 3 verse 21? No one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my Father on his throne. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Ang sino man sa atin magtatagumpay ay isasama niyang uupo sa trono. Kasama kung papaano siya na nagtagumpay, gayon din tayo ay kakasamahay uupo doon sa trono. Purihin ang Panginoon, sapagkat iyan ay isang napakalaking challenge sa atin na kahit sa panahong ito ng pandemya at maraming mga tuksong dumadating sa atin, tatandaan natin na kapag tayo ay nagtagumpay, tayo ay kakasamahing maupo ng ating Panginoon sa kanyang trono. At dahil diyan, nakikita natin ang isang tiyakang pangako sa atin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Ang pangatlo po na tinitignan natin, mga kapatid, na bakit ang katagumpayan sa mga pagsubok? Dahil, because we realize that the grace of God is sufficient for us. Ang pangalawang Korinto po ay nagsabi ng ganito, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more, gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Yan ang sinabi ng Apostol Pablo. Kaya ating unawain, ating tignan mabuti, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay supisyente para sa ating lahat. At iyan ang isang pagpapatunay na ang katagumpayan laban sa mga pagsubok, dahil ang kasapatang biyaya ng Diyos ay suma sa atin. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil diyan ay nakikita natin ang isang katiyakan. Kahit sa buhay natin ngayon, masasabi natin, walang nagkulang sa atin. Kahit hindi nakatanggap ng ayuda ang marami sa atin, still nakikita natin ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Ang matadas yung nasasabi na iba, naranasan nga natin isang taon na pandemya, maraming CQ tayong pinagdaanan, but no one, walang isa man sa atin ang hindi nabiyayaan o tumanggap ng pagkain. At iyan ay isang patunay na ang Diyos po natin ay ganap. Ang Diyos po natin ay tunay na nagbibigay ng biyaya. Kaya naman, kung titingnan natin sa ating kalagayan ngayon, wala po sa atin. Bagamat may nagkasakit, opo, maraming mga nakaranas ng mga paghihirap ng kanilang kalooban dahil sa ang iba ay namatayan, ang iba ay nawala ng mahal sa buhay, na hindi man lang nila nasilayan. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat sa masasabi nating naranasan po ng bawat isa sa atin. At yung sabi ng Panginoon, sa Apostol Pablo, no? Ang kanyang biyaya ay sapat para maihayag ang kapangyarihan ng Diyos at makakita ang kapangyarihan ni Kristo na nasa sa atin. Yun ang isang pagpapatunay po nito. Na lalong mahayag kung dumadating ka sa mga pagsubok, dumadating tayo sa mga tukso, sa ganitong kalagayan natin, ay lalong dapat mahayag at mahayag ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay po natin. At iyan ang isang titignan natin, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. Katulad po ni Pablo, sa panahon nila at ni Silas, marami silang pinagdaanan, marami silang nakaharap,
na tagapaglingkod, tagapagpahayag, tagapagturo ng mabuting balita. Sa panahon nila, marami silang mga hindi inaas na hindi sukat akalain na mangyari. Handun mabingit sila sa kamatayan, handun sila ay pagbabatuhin, handun sila ay halos mawala na ng hininga. But still, because of God's grace na sinasabi po natin, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos sa kanila at yung kapangyarihan ng Diyos ay nakita natin sa buhay ng mga lingkod na ito. Kaya tayo sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, ito rin ang siyang dapat na magbalik tanaw sa atin. Ito rin ang magbigay sa atin, mga kapatid, ng kaalaman na ang kasapatan ng biyaya ng Panginoon ay ating nararanasan at mararanasan upang makita natin doon ang kanyang pagbibigay ng katagumpayan laban sa mga pagsubok na ito na ating pinagdadaanan. Kaya naman, hindi tayo dapat na matigatig, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, hindi tayo dapat mawala ng kaunawaan sa mga kapangako at salita ng Diyos sapagkat handoon ang isang napakalaking garantiya ng Diyos sa atin na ang kanyang biyaya ay sapat. Kaya si Pablo, si Silas, sa kanilang panahon na yon, nakita natin ang kanyang eagerness, yung kanilang talagang pagmamahal sa Diyos na ipaglingkod o maglingkod sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng pagmimisyon sa iba't ibang dako ng Asia Minor, Asia Major, para ipatunayan na handoon ang kapahayagan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na kanilang ipinangaral, na kanilang sinasabi sa mga tao, gentleman o mga hudyuman ang kanilang makaharap. Kaya sa atin po, sa kalagayan natin ngayon, naniniwala tayo na ang biyaya ng Diyos na ito ay hindi lamang sa material, kundi maging sa ating buhay espiritual, sa ating buhay physical, ay nakikita natin yung grace ng Diyos sa ating lahat. At ang challenge lang sa atin dito, mga kapatid, ay yung magpatuloy tayo. Gawin natin yung mga dapat pa natin gawin kahit sa panahon ng pandemyang ito na matuturing natin napakalaking pagsubok ito para sa bawat isang mga Pilipino at hindi lang tayo, maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya titignan natin ang mga bagay na nangyari noon at babalikan natin ngayon, masasabi nating apakalaki ng biyaya ng Diyos sa ating kalagayan kahit sa kabila ng mga experiences natin in the past years ng ating buhay, handoon at pinakikita pa rin ng Diyos sa atin ang kanyang kasapatan ng kanyang biyaya. Ano sabi po ng unang Pedro, 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10? Be sober-minded. Sabi dito ni Peter, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Establish us, kung titignan natin. Yung sabi ni Peter, mga kapatid, maging mapagmasid daw tayo sa ating adversary, the devil. At itong mga nakikita natin ito, sa mga pagsubok na minsan ay isang paraan din na ginagamit ng kaaway para tayo ay madinlang at mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sinabi ni Paul, resist. Tanggihan natin ito.
At hayaan nating maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga suffering na pansamantala lang natin ito, sabi ni Pedro, na mararanasan sapagkat ito ay magdadala sa atin mula sa kanyang pagkakatawag doon sa eternal glory. At ang sabi sa atin ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Pedro, tayo ay i-re-restore ng ating Panginoong Jesus. Iku-confirm, palalakasin tayo at establish sa atin ang isang katiyakan para doon sa buhay na walang hanggan. Sa kaluwalatian na ating maranasan. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito ay napakalaking pagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon, meron tayong katagumpayan sa lahat ng ito. Kaya sa ating pong closing, mga kapatid, ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 6 to 17, finally, be strong in the Lord and the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, for stand firm, stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan po ang ating kailangang gawin at taglayin sa buhay at sa panahong ito ng mga pagsubok na ating pong kinakaharap. In the end, alam natin tayo ay magiging victorious because God is with us. Who can be against us? Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Ang salita mo ay tunay na amin pong mapapanghawakan. Ang salita po ninyo ay tunay naming masasandigan. At dahil po dito, Panginoon, hayaan mo sa bawat naabot at maabot pa ng iyong mga salita at kapahayag ang ito, ay patuloy kami na tumingin sa isang katiyakan ng tagumpay mula sa iyo kahit sa mga pagsubok at mga karanasan namin sa ngayon mula sa pandemyang ito. Tulungan mo ang bawat mga kapatid na mga naroon at maaabot ang mga salita po ninyo ito ay magkaroon sila ng tunay kalakasan, ng tunay na kasiglahan at katagumpayan sa buhay at maging sa panahong ito na aming kinakaharap ng mga pagsubok dulot ng pandemyang COVID-19. Maraming salamat sa iyo, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa na mga nakapakinig at nakapanood at sa bawat mga naroon sa kanilang mga bahay. Abutin mo po at ang kanilang ang kalagayan nila, sila man ay may karamdaman, sila man, Panginoon, ay apektado ng virus at na ito. Dalangin namin, kayo po ang siyang magbigay ng kapangyarihan
na tanggapin ang kagalingan nagmumula sa iyo. At sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus, ay amin po silang itinataas, itinadalangin sa iyo na ang kagalingan ay tanggapin nila. At sa amin pong mga kababayan, sa amin pong mga kapatiran na kilang Diyos, na patuloy po ngayon nakararanas sa mga samot-saring pagsubok, pakatatagin mo po sila, patibayin mo ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo sila, nasa iyo lamang sila umasa, at bagyan mo po sila ng ganap na kalakasang kailangan nila sa buhay nila sa panahon namin ito. Ama, sila man po ay naroon sa mga sitwasyon na alam namin na dumadaan sa kahirapan ng buhay. Ama, Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kasapatan ng biyaya. Abutin mo po ang mga kaibigan at mga kababayan namin ito. At tulungan sila na sa iyo lamang ay magtiwala. Pagpalain mo ang bawat mga kapatid. Samahan mo kami na patuloy naming labanan at tayuan ang iyong mga pangako at salita, ang mga gawa at ang mga panlilinlang sa aming isipan ng kaaway. At hayaan mo rin na makita namin sa aming mga sarili ang paglakad at pagsunod sa iyo at pagganap at pagkasabuhay ng mga salita po ninyo ito. Nihiling namin ang lahat ng ito nang may pagpasalamat po sa aming puso sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen.